So yun, welcome back again dito sa aking channel. Ngayon ang pag-uusapan natin is kung paano mag-ayos ng mga mini keyboard. So ito, kagaya nito. Dito papakita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng dahan-dahan na madali lang siyang i-trouble. So dito gagamit lang tayo ng itong tinatawag na female socket nung sa ating USB. Para ma-detect natin kung saan ba talaga yung problema dito, sa kable ba o nandoon ba mismo sa board. So, dito gagamit lang yun ng tester. Yan, ang gagamitin natin dyan para makuha natin, kunan natin ng resistance yung cable. Karamihan kasi dyan, nandito lang din sa cable yan na nagkakaroon ng problema. So, dito, pag salpak mo ng socket niya, so, nakaganyan yung position niya. Ang positive agad yan, nandito sa bandang tabi ng ano, nasa, ayan, pag ganyan. Pag isasalpak mo ng ganito, ang kanyang positive is nandito agad dito sa tabi na to. Yan ang positive. So, dapat lagi nyo alam yan. Tapos, sa kabila niya, opposite naman, yung negative. Then, white and green. Itong kasunod. So, yan yung sa mga signal niya. So, yan. Dito naman sa board, hindi sila magka tugma. So, baka malito kayo. So yan, yung connection niya, magkatabi yung red and white na supply, red and black na wire. So yan, kukunan natin ng resistance para malaman natin kung saan ba talaga yung problema nito. So yan, mayroon yung red natin. Pupunta tayo sa kulay white. So, ayan ang white, mayroon siya. Sunod, green, pupunta tayo sa green. So ayan, meron din tayong green. So lilipat tayo dito sa black. Yan. So ang black natin is wala tayong ma-reading. So talagang may putol. Putol itong kable na to. Gagawin natin dito, palitan na lang natin ng panibago. So ganito lang yung technique para ma-trace nyo yung linya. Gamit lang kayo ng female socket para madali lang i-test kung putol ba talaga. So dito papalitan natin ang kable na galing din doon sa mga ganitong klase ng keyboard. So ito rin yung kanyang ano. Ito rin yung kanyang dating wire. So tinangkinuha lang natin. So dito tanggalin na muna natin itong nakakabit na cable para mapalitan na natin ng bago nating kuha na cable. So ayan, dahan-dahan lang yung pagtanggal natin ng kable para hindi magdikit-dikit yung connection. So ito na. Ito na yung ating bagong kuha na ano na wire. So hinangan natin itong mga dulo para saglit na lang siya i-kabit. Madali na lang natin kakabit doon mamaya sa ano. Dahil nakahinang na siya. So ito na yung finish. Pwede na natin siya indugtong. Unahin natin is green. Kabit natin yung green. Ang isusunod naman natin is yung white. Dito sunod-sunod lang yung pagkabit natin para hindi tayo magkakamali. Sunod natin is yung black. Panguli natin yung red. So ayan, nahinang na natin siya. Make sure nyo lang natin lahat nakakunik ng maayos. And syempre, linisan din natin yung pinaginangan ng gilid-gilid. Baka di natin napansin na mayroon pang dumikit. So ayan, tanggalin lang natin yung mga gilid-gilid na pagitan ng ano, nung nahinangan natin. So ayan, pwede na natin uli itong ibalik para malaman natin kung gumana ba siya. So kabit lang natin ulit to. Pati yung kanyang Phillips screw, yung cover. So
So yan, tapos na natin, pwede na natin tong testingan para ma iano natin, makita natin kung gumana ba yung ginawa natin na to. So dito, nasalpa ko na siya. So pansinin nyo lang yung connection yun, na install na siya, na receive na siya nung ating computer. So pwede natin tong testingan dun sa ano, ito, sa Excel natin. Makikita natin yan dyan. So ayan, gumana na siya lahat ng ano, papapansin nyo. So yun, ganun lang siya kadali, ganun lang siya kasimple yung mga akalain natin na hindi na natin pala makapakinabangan sa mga ganun yung diskarte, magagamit pa pala natin ulit. So kung naibigan mo aking video, sana huwag makalimutan mag like at mag subscribe. Hanggang dito na lang, thank you, bye.